This is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time dito sa Q&A session ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session nito at para saan ba to. So ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung maten ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video. This year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala, huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, mano-notify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yun. So, yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to. Click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun at hinding-hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, we are now live. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Nasang parte man kayo ng mundo ngayon. So I hope na okay kayo at nakapag-dinner na kayo. Pwede naman mag-dinner habang nanonood. So nabanggit ko naman na lahat dun sa introduction. No? So I hope na marami kayong itanong tonight para maging masaya. Okay, maging masaya. Di ko may papangako na may masasagutan ko lahat. Pero gagawin ko yung best no, para masagutan natin lahat. So, shout out muna sa pinakang una na nakita ko na nag-comment dito. Si James. James Hardy Sagala. So, shout out sa'yo, James. Ikaw yung pinakang una nag-comment na nabasa ko dito. Okay, sa mga first-timer, comment kayo dyan para mabigyan ko din kayo ng shout out. Sa mga first-time umattend dito sa ating Q&A session. Alright, so shout out ko na yung mga nandito na J. Mark, Josephine, Jonas, GN, Claystone, John, Dairin, si Paolo, Vicmar, okay, si Coach Lubin, Evelyn, Jen, Janet, George, Justado, and shout out sa inyo mga nandito na Michael, Jessa, Walter, si pa, meron ba? Rick, Rafael, si pa, RJ, Rochelle, Mary Ann, Angelica. Okay, so yun. First time. So, yung mga first time, comment kayo dyan para mabigyan ko kayo ng shout out. Okay. Meron na ba? Okay, first time. Si Winley. Okay, Winley Laurenciana. Okay, first time. So, welcome sa sa'yo.
Winly, so we hope na makasama namin kayong mga first timer every Friday 8 PM Philippines time dito sa ating Q&A session. So ito lang yung bukod tanging live na ginagawa ko every week. So I hope na ano, we hope na makasama namin kayo. Shout out sa mga payaman. Okay, yung mga payaman, ibig sabihin yung mga palaging umattend, yung complete attendance ng every week. Once a week lang naman natin 'to ginagawa for 1 hour. Okay, yun. Si Jan Frederick Ilagan, first time. Shout out kay Ricky from Matina, Davao City. Alright, so yan. Simulan na natin ng pagsagot sa inyong mga questions. So, i-comment nyo lang yung mga question nyo dyan para masagutan natin. So, it's already 8:10. Meron tayong 40 minutes. Okay, i-comment nyo na lahat ng mga gusto nyong itanong kasi limited time lang yung meron tayo. At especially sa mga first-timer, yung mga first-timer, madalas, ano, hindi ko talaga nasasagutan lahat. Kasi yung iba, ang ginagawa kung kailan last minute na, tsaka nagtatanong. Ewan ko ba, ba't kayo ganun? No, kung kailan last minute nyo, tsaka dumadami yung tanong. No, kung kailan patapos na, huwag naman ganun. So, it's either baka late. Oh, baka late, yun din yung isang reason. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba, na set kayo ng reminder, ng alarm every Friday 8 PM Philippines time, na meron tayong ganito para hindi kayo malate, no, para kayo yung unang magtanong. Alright, so yan. Sagot na tayo sa tanong, sa mga tanong nyo dito. Okay, hahanap na tayo. Okay, ito, meron ako nakita from Paulo. Ano po yung reason bakit namaalis yung isang networker at lumilipat sa ibang company kahit may malaking organization naman? Hindi ko alam. Malay ko sa kanila. No? Ang kaya lang natin gawin ay mag-speculate. Pero hindi natin alam eh. Tsaka, ano, may personal reason sila. Diba? Hindi ko alam. No? Kaya sila lang yung ano, sila yung tanongin mo kung gusto mong malaman. Hindi ako pwedeng magsalita para sa kanila. Hindi ko alam kung ano reason nila. Diba? Pero usually, pagka ganun, maraming reason eh. Maraming pwedeng maging reason para umalis, lumipat. Maraming pwedeng maging reason. Pero hindi nga ako pwedeng sumagot para sa kanila kasi di naman ako sila. Di ko naman alam. Di ko sila kilala. So, sila na lang yung tanongin mo kapag ganun. Okay? Kasi isipin nyo din, mapapaisip ka rin naman, malaki na yung grupo. Pero bakit umaalis? Diba? So meaning, malaking grupo, kumikita, bakit umaalis? So ibig sabihin, wala nang kinalaman yun sa ano. Eh, hindi naman pala walang kinalaman. Pero baka wala nang kinalaman dun sa income lang. Diba? Baka may problema sa taas, may problema sa kumpanya, may problema sa may-ari, may problema sa upline. Di ko alam, di natin alam. Ang best na magagawa natin, kung di naman tayo apektado, huwag na lang natin pakialaman. Hindi naman tayo kikita pag nalaman natin yan eh. Okay? So, yun nasagot ko regarding that. Okay, next question. Okay, from GN. Ano pong limang bagay ang may papayo nyo sa mga networker na talagang nagsisipag kaso wala pang maayos na resulta sa ginagawa? Okay? Ayan, magandang question ito. Ayong lima. Okay, lima na. Lima na, no, yung binigay ni GN. Okay, so unang-una sa lahat, hindi pwedeng mainip. Yun ang unang-una sa lahat. Hindi ka pwedeng mainip. Kasi kapag nainip ka, talo ka na. Okay? Kapag nainip ka, talo ka na. So, yun yung palagi niyang tatandaan. Kasi, palagi niyang tatandaan dito sa negosyo natin, mangga yung tinatanim niyo. Alam niyo na siguro yun, narinig niyo na siguro yun. Yung pinaka-common na analogy na yung mangga at saka munggo. Diba? Pagka, ang trabaho is munggo siya. Kasi, mabilis umani. No? Pero, kailangan, walang katapusang pagtatanim ang kailangan mong gawin para umani ka ng umani. So parang ganun sa pagtatrabaho, walang katapusan yung pagtatrabaho mo hanggang para ka sumeldo ng sumeldo, sumahod ng sumahod. Walang katapusan ba talaga yung trabaho? Pwedeng regular ka sa trabaho mo pero hanggang kailan mo kayang magtrabaho? Diba? So yung mga ganun, kaya nagtatanim tayo ng mangga. Si mangga, ang tagal niyan. Inaabot ng ilang taon bago tumubo at bago lumaki, mamunga. Bago mamunga, ilang taon? 4 years? 5 years? Diba? Pero pag namunga yan, pag dumating na yung tamang time para sa kanya para mamunga, sawang-sawa ka na sa mangga, umay na umay ka na, meron at meron pa rin. Diba? To the point na naglalaglaga na lang yung mga mangga kasi hindi na nakukuha. Diba? Meron ba kayong ganun? meron ba kayong ganun? Meron sa amin dating ganun eh. Na mangga sa likuran namin dati. Na ganun yung nangyayari. Hindi naman ako mahilig kumain ng ganun. So, naglalaglaga na lang sa sobrang dami. So parang ganun. So mangga yung tinatanim natin.
So imagine mo yun, sa ganong klaseng analogy, kung mangga yung itinatanim mo, tapos 1 year pa lang, nainip ka na. Diba? Umayaw ka na, tumigil ka na, ay hindi totoo yan. Kalukuhan. Yung mga nasa taas lang. Para kang tanga nun, di ba? 1 year pa lang eh. Diba? Hindi mo naiintindihan yung pagtubo ng mangga eh. Hindi ko sinasabi na abutin ng 4 years yung negosyo mo. Hindi yun ang point ko dun. Ang point ko dun is may tamang time. No? May tamang time. Kaya hindi ka pwedeng mainip. Yun nga lang, ang pinagkaiba dito sa analogy na ito, ang pinagkaiba sa negosyo natin is, hindi siya, di natin alam kung kailan. Walang exact time kung kailan. Hindi natin alam kung kailan tayo aani. Wala tayong kasiguraduhan. At yan yung kinakatakutan ng marami. At naiintindihan ko naman. Kasi kahit naman ako noon, eh, hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam na abutin ako ng 6 years, no? Bago magkaroon ng malaking breakthrough talaga, yung talagang kumita ng sobrang laki. Di ko akalain na ganun katagal. Pero, di ako tumigil. What if tumigil ako nung ika-50 year? Imaginin mo yun. Isayang lahat. Di ba? So, yun na rin yung isa sa mga ano ko. Yun rin yung isa sa mga ano ko. Isa sa mga reason ba't di ako tumigil. Kasi sayang. Ang tagal na yun. Ang dami ko ng sinakripisyo. Ang dami ko ng failures, rejection. Ang dami ko ng mga pagkakamaling ginagawa. Tapos ititigil ko lang sa dahil lang sa pansamantalang kadramahan. Diba? So, yun yung number one. Hindi ka pwedeng mainip. No? Be patient. Be aggressively patient. Yun yung number one. Okay. Number two is, tuloy-tuloy mo lang. Okay. Hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka natatalo. Hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka pa rin natatalo. It doesn't matter how long it takes. Mas okay pa yung, ano, mas okay pa yung hindi mo alam na, ano, pero kasi, ano yan eh, para sa akin ha, hindi naman kasi bulag ang Diyos eh. Kita naman niya kung anong effort yung ginagawa mo eh. Meron lang, hindi, siya lang talaga yung nakakaalam kung ano yung tamang time para sa bawat isa sa atin. No? Hindi tayo pare-pares ng timeline eh. Magkakaiba tayo ng timeline, may kanya-kanya tayong timeline. Kaya hindi rin talaga natin pwede, ayun yung number 3, mamaya isusunod ko na yun. So number 2 is ituloy-tuloy mo lang kasi hanggat hindi ka pa natatalo, na tumitigil, hindi ka pa natatalo. Okay, number 3 is huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Yun yung isa sa mga reason kung bakit napuprustrate tayo. Kasi ang hilig natin magkumpara. Madalas ito yung madalas na sinasabi ng mga networker sa sarili natin, no. Alam mo to kasi lahat tayo gumawa nito, sigurado ako. No, bakit ganoon? Nauna pa ako sa kanya, pero siya kumikita na ng malaki. Aminin mo man o hindi, no. Alam mo yan, sinabi mo na sa sarili mo yan. Some point, no? Lalo na kung mga 6 months and above ka na. No, ganun talaga, no. Normal na lang yan. Kasi nga, sabi ko nga, iba't iba tayo ng timeline. Magkaiba tayo ng timeline. Hindi natin alam kung kailan. Walang, yung Diyos lang yung nakakaalam kung kailan yung para sa atin na time. Pero, as long as ginagawa natin yung mga dapat natin gawin, meron at merong reward yan. Kasi hindi naman unfair ang Diyos nga, sabi ko sa inyo. Nakikita naman niya eh. I-reward niya sa iyo yung para sa iyo. Sa tamang panahon na para sa iyo. Kasi parang ganito yan. For example, ikaw bilang magulang, no? Especially sa inyong mga magulang dyan. Halimbawa, magulang ka, nanay, tatay, whatever, no? May anak ka na 4 years old. Tapos ikaw bilang magulang, sobrang yaman mo. Diba? Napakayaman mo. As in kaya mong bumili ng planeta, de joke. Sobrang OA naman, no? Basta mayaman ka, super yaman mo. Sobrang yaman mo, let's say bilyonaryo ka, bilyonaryo, para at least na imagine niyo kung gaano kayaman. B ha, B hindi M, bilyonaryo ka. Tapos may anak ka na 4 years old, let's say 4 years old. Tapos, syempre, mahal na mahal mo yung anak mo na yan, di ba? Wala namang magulang na nasa matinong pag-iisip ang hindi mahal yung anak niya. Tapos, one time, di ba sobrang yaman mo, lumapit sa'yo yung anak mo. Sabi niya sa'yo, Mami, Daddy, bili mo naman ako ng Ferrari. So, syempre, ikaw, nasa isip mo, laruan. Sige, bipili kita sa anong klaseng Ferrari ba na laruan ang gusto mo. Tapos, sinabi ng anak mo, hindi, yung kotse talaga, yung dinadrive. Bilang magulang, anong reaction mo nun? 4 years old yung anak mo ha? Bibilan mo ba? Bibilan mo ba? Mayaman ka, bilyonaryo ka. Yun yung sitwasyon, bilyonaryo ka, mayaman ka. Bibilan mo ba? Kung nasa matinong pag-iisip ka bilang magulang, syempre hindi. Bakit? Bata pa eh. Di mo pa nga anak, di mo pa nga abot yung... Pag umupo ka doon, wala kang makikita kahit napakababa ng sasakyan na yun. Diba? Hindi mo binigay kasi hindi pa siya ready. Mahal mo siya,
Pero hindi pa 'to yung tamang time para sa kanya eh. Di pa siya ready. Kahit na mahal mo siya, kahit na kaya mong bumili. Anytime kaya mo pang i-cash kasi bilyonaryo ka eh. Kasi hindi pa siya ready. So parang ganun rin yung nasa taas. Sa nakikita niya sa hindi ka pa kasi ready eh. So ikaw, i-prepare mo lang nang i-prepare yung sarili mo para maging ready ka. Recently, last year, meron akong post about dyan. Yung sabi ko, sa halip na ang hilingin ko ay gusto ko nang maging successful, gusto ko pang mas umasenso, gusto ko pa na mas yumaman pa, ganun. Ang hiniling ko na lang, ang prayer ko na lang is, gawin akong ready para sa mas malaking success. Mas gusto ko yung ganun. Ayoko na ibibigay sa akin yung mas malaking success tapos di naman ako ready. Kasi mawawala rin eh, sayang. No? Sa iba na lang ibigay yung deserve. No? Pagka, siguro, pagdating ng time, maintindihan nyo rin kung anong sinasabi ko. No? So, yun yung ikatlo. Tatlo na, no? Una is, hindi ka pwede mainip. Ikalawa is, tuloy-tuloy ka lang. Ikatlo is, huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi may iba't iba silang timeline. May iba't iba tayong timeline. Hindi natin alam kung kailan. Okay? Number 4. Mag-focus ka sa pag-take lang ng action. Okay? Mag-focus ka sa pag-take ng action. And number 5 is, tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Dapat pala nauna yun. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral yung number 4. Tapos number 5 is, tuloy-tuloy sa pag-apply ng natutunan mo. Dapat mas marami kang oras na ginugugol para i-apply kung ano yung natutunan mo kesa dun sa pag-aaral. Okay? Ulitin ko ha. Kailangan mas marami kang oras na ginugugol para i-apply kung anong natutunan mo kaysa dun sa mismong pag-aaral. Kasi yung iba sa inyo, puro training. Gano'ng karami dyan yung nagawa mo sa training na yan. Tumatalino ka lang na walang nangyayari sa'yo. Hindi natin goal dito tumalino. Ang goal natin dito magkaresulta. Hindi tayo magkakaresulta sa pagiging matalino. Alam ko na yan, alam mo na yan. O, ba't wala kang resulta? Diba? Kasi hindi mo naman ginagawa eh. Kung ginawa mo man, nag-expect ka ng magic. So, brinake mo na kung anong sinasabi ko dun sa una na hindi pwedeng maiinip. Diba? So, yun yung 5 na mai-recommend ko. No? So, yan yung ano, palagi nyo, marami pa namang iba pero baka di tayo matapos kapag ano, baka di tayo matapos kapag sinabi ko pa lahat. Kaya, tuloy-tuloy nyo lang, okay? Number 1 is, di ka pwedeng mainip. Kalawa, tuloy-tuloy mo lang. Ikatlo, huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Ikaapat, tuloy-tuloy sa pag-increase ng knowledge. At ikalima, apply mo kung ano yung mga natututunan mo. Sa ganung paraan, nagiging ready ka. Katulad ng sinasabi ko, nagiging ready ka. And then, ibibigay sa'yo yung mga dapat ay para sa'yo. So, para sa, based on my experience, ha, ibinibigay sa atin kung ano yung deserve natin. Eh, hindi yung gusto natin. No? Hindi naman ibig sabihin, huwag na tayong magkaroon ng gusto sa isang bagay or whatever. Diba? Pero, ibibigay sa atin kung ano yung deserve natin. Eh. So, for example, gusto mo na kumita ng 100,000 isang buwan. Tapos, ang binigay sa'yo, 10,000. Yun yung kinita mo sa loob ng isang buwan. Yun yung deserve mo. Hindi ka pa pwede para dun sa... Kumbaga, yun lang sinasabi ng sitwasyon sa'yo. Hindi ka pa ready o hindi mo pa deserve yung 100,000 na gusto mo. So, i-work out mo pa yung sarili mo. Na-improve mo pa yung sarili mo para maging deserve ka dun. Nag-gets nyo? So, I hope nag-gets nyo. Sa lahat ng bagay, hindi lang naman sa negosyo, ganun eh. Diba? Even sa sports, ganun din eh. Para ka makapasok sa mga competition, para ka makapasok sa team in the first place, kailangan nagtrabaho ka. Kailangan it's either may talent ka or nag-practice ka talaga. Na kung wala kang talent, practice. Na, kasi natututunan naman eh. Even sa sports, diba? Ganun. So, sa lahat naman ng bagay, ganun eh. Para makuha mo isang bagay, kailangan deserve mo yun. Okay? So, kapag hindi mo na, palagi nyo tatanan, kapag hindi nyo pa nakukuha yung isang bagay, it's either hindi ka ready, or hindi mo pa deserve, or worst, hindi ka na ready, hindi mo pa deserve. So, ganun, yun lang ang sagot dun. Pag hindi mo pa nakukuha yung resulta mo, anin lang dun sa dalawa na yun, or wag naman sana yung dalawa parehas, pero anin lang dun sa dalawa na yun. Yun lang ang sagot, yun lang palagi. So, i-work out mo lang palagi. Ang kasunod na gagawin is i-work out mo yung sarili mo, improve mo yung sarili mo. Okay? So, yun. Power, Payman. Next question. Ito from Alexis Hernando. Okay, I hope marami kayong natututunan. Marami ba kayong natututunan so far? Okay. Comment kayo dyan kung marami kayong natututunan so far. Ito from Alexis
Regarding po sa prospecting, is there any chance na parang na-intimidate sa inyo yung prospect nyo? I mean, syempre single pa kayo tapos kayo una uma-approach, lalo na sa mga same guy nyo rin po at mga married woman, na paano nyo yun na-handle? Alam mo, Alexis, no? At sa inyong ibang may ganito rin na situation, kayo lang nag-iisip niyan. Kayo lang nag-iisip niyan. Okay, hindi naman talaga sa ano yan, hindi naman talaga sila yan. And kung sakali man na ganun yung sitwasyon, eh ano ngayon? 'Di ba? Basta ikaw gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. So ang point ko lang dito is, huwag kayong masyadong mag-isip ng mga ganito. Nung galing yan mismo sa akin, na overthinker din ako dati. Sobrang to the point na na-analysis paralysis. Basta gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Walang ano, huwag niyong lagyan ng kung ano-anong meaning yung mga ano, kasi tayo lang naman talagang gumagawa ng meaning sa mga ganyan kahit di naman talaga totoo eh. So gamitin niyo na gamitin niyo yung kung tayo gumagawa ng meaning sa mga ganto, sa mga gantong bagay, sa kahit na anong bagay. Gumawa tayo ng meaning na positive na may maitutulong sa atin. No, so for example, na-intimidate yun. Halimbawa, kasi siguro baka naitanong to ni Alexis kasi madalas siya nare-reject. Hindi yan, walang kinalaman yan doon. Or nasisin, ganun. Wala yung kinalaman doon. Ayaw lang talaga nila. Hindi lang talaga sila interesado. Yun lang yun. Hindi pa sila ready. So instead na sabi mo, baka nagaganto sila, baka ganyan. So instead na isipin mo na ganun, ang isipin mo lang, hindi pa sila ready sa ngayon. Follow up na lang ako. Next time. Diba? Next week. To be exact, no, meron akong video about follow-up, panoorin nyo yun sa YouTube. So, ganun. So, since tayo lang rin naman yung gumagawa ng mga kwento-kwento sa isip natin, hindi naman natin malalaman kung ano ba talaga yung totoo. At saka, kung malaman man natin, anong sense? Diba, hindi ko nakikita, nasasayang ang oras. At saka, kung itatanong mo yan, di rin naman nila sasagutin ng maayos yan. So, pag nireject ka, singin ka, next na kagad. Ganun lang yung kasimple. Okay, so yun. Next question. Okay, ito from Monica. Paano tamang pagsagot sa how? Paano tamang pag-send ng complan? Hindi ko alam. Hindi ko alam yung pag-send ng complan. Hindi ako nag-send na ganun. So iba yung way namin eh. Ang recommend ko sa iyo, Monica, hanapin mo yung meron akong video dito specific nung paano magsumagot ng inquiry. Yun yata yung title ng video na yun sa YouTube. Matagal na yun pero ano pa rin yun, payaman pa rin yun. No, kasi hindi naman na kami nagaganyan. Sa amin kasi nakasistema kasi kaya hindi kami nagsisend ng kung ano-ano pagka may nag-i-inquire sa amin, pagka may nagtatanong sa amin, hindi kami nagsisend ng kung ano-ano. Napaka-konti lang ng sinasabi namin. Yan, hindi kami nag-i-explain ng kahit na ano. So hinahayaan na lang namin yung sistema na yung gumawa nun. So yan, mapapanood nyo yun sa Walang Power and Bootcamp kung ano yung tinutukoy ko. Hindi ko na-explain yan dito na masyadong mahaba. So yun ang may suggest ko, Monica. Hanapin mo yung video na yun sa YouTube, yung paano sumagot ng inquiry, kasi alam ko meron akong ginawang ganun matagal na. Alright. So yun. Question. Next question. From Flor Deliza. After explanation about product, nalaman yung price scene na lang ni prospect. Next. Ganun lang yun. So parang ano eh, parang sa walang magic words na masasabi nyo para maging interesado. Walang ganun. Okay, huwag kayong maghanap ng mga ganun kasi kalokohan yun. Hindi yun nag-i-exist. No, pitong taon ko nang ginagawa to, tong negosyo na to, kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Pag sinabi kong walang ganun. Hindi nag-i-exist yung mga ganun. So, follow up na lang. Pwedeng sa ngayon hindi pa sila interesado, pero in the future, mag-interesado sila. Or, no, kapag ganun, alam nyo ba, kung ito ha, sabihin ko sa inyo, pag sining kayo ni prospect after niya malaman yung price, alam nyo ba kung anong ibig sabihin nun? Gusto nyong malaman yung sikreto? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin nun kapag ganun? Pagka how much nila, sined mo yung price, sining ka na lang, wala silang pambili. Yun lang yun. Period. Tapos. Wala nang kung ano-ano pang cheche-boreche. Okay? Wala silang pambili. Or, meron pa pala isa. Or, hindi nila nakita yung value. Kumbaga, hindi nagtugma para sa kanila, hindi nagtugma yung value, yung halaga nung ano, nung binebenta mo kumpara sa value na nakikita nila. For example,
ang value ng binibenta mo is 500 pesos. So para sa kanila, pwede yan 200 pesos lang. Ganun, hindi nagtutugma. So tsaka ayaw na nila. So follow up. Ganun lang yun. Follow up. Okay. So yun. So yung dalawang reason na yun, no? Doon na kayo pwede makakuha ng mga ideas. Okay. So yun. Ito, from Master Jern Maya. Ano po pinagkaiba ng MLM sa direct selling? May direct selling din naman sa MLM eh. No? Pero siguro, tinutukoy mo is yung mga purely direct selling lang. Hindi pwedeng ganun. Hindi purely direct selling lang sila. Walang recruiting na involved sa kanila. Walang binary-binary. Walang compensation plan. No? Nagbibenta lang talaga ng product. May mga ganun naman eh. Diba? May mga online seller, di ba? Yung mga typical, yung mga nagbebenta ng kung ano-ano, sa mga ukay-ukay, mga nagbebenta ng mga gamit or kung ano-ano, wala namang pairing-pairing sa kanila. Eh. Di ba? So sila-sila lang din yung nagano, sila-sila lang. Sila-sila lang nagbebenta-benta. Okay? So yun ang pinakaiba doon. All right. Question. It's already 8:30. So shoutout muna tayo sa mga ano, maraming salamat pala doon sa mga nagtanong. No? Nang dahil sa inyo, may natututunan yung mga nanonood lang. Okay? Kaya, congrats sa inyo sa mga malalakas ang loob na nagtatanong. Okay? Kasi, I'm sure, hindi lang naman kayo yung nagtatanong ng ganyan. Meron din dyan, na ganyan din yung tanong sa isipan nila, na nahihiya lang. So, kayo yung naging spokesperson para sa kanila. Okay, so shoutout muna tayo sa mga nandito. Sino pa hindi ko na shoutout kanina? Okay, si Ricky, Louie, Martin, si Coach Mark, andito pala. No, isa sa mga masipag ko na leader yan. Jabel, Raymond, Ronnie, Vivian, Henry, Ray, Dexter, V. Tama, V. Okay, si Coach Junjun, Maria, Marvin, Rain. Yan. So marami ba kayo natututunan so far? So ayun, marami kayo natututunan. Comment kayo dyan kung marami kayo natututunan. Alright, next question na tayo. Paano maging pogi tulad mo? Bro, mahirap. Napakahirap. Ang hirap. Puro katarantaduhan lang yung sasagot ko dito. Kaya ano, masasayang yung oras ng iba, ano? Saka na lang natin pag-usapan yan. Okay, ito, from John. John Frederick Ilagan. In preparation para maging leader of my own organization, ano po yung mga dapat natandaan at unahin? So, unang-una sa lahat, kung gusto mo maging isang leader, unang-una sa lahat, kailangan yung sarili mo na papasunod mo. Okay? So, yan. Yan yung realization ko. Naalala ko, na-realize ko to, college ako. No, nag-college ulit ako. Pero nasa network ako nun eh. No, mga, nasa network nga ba ako nun? Parang, hindi, tumigil pala ako. Tumigil yata ako nun sa network. Hindi ko na maalala. Basta alam ko, nag-college. Ito yung time na, second time na nag-college ako. Kasi, tawag dito, para dapat yun sa mama ko. Kasi ang gusto talaga lang ng mama ko is makagraduate ako ng college. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko sa ganun. Ayoko talaga eh. No, hindi ko nakikita talaga yung path ko sa ganun. Huwag niyo akong tutularan. Hindi ko sinasabi tularan niyo akong mga bata, ha? No? Ayoko maging masamang ehemplo. Baka mayami may mga mag-message sa akin na magulang dito. Tapos sinasabi, tinuturuan mo yung mga anak namin na mag-drop. Hindi yun ang point ko dun. No? Huwag niyo akong gagayahin, ha? Ako lang talaga yung nag-decide na ganun. Ayoko kasi talaga eh. So, isa sa mga personalities ko yung ganun. Ay, kapag ayoko, hindi mo ako mapipilit. Kapag gusto ko, hindi mo ako mapipigilan. So, isa yan sa mga personality ko na malaking naitulong sa akin sa network. Okay. So, unang-una sa lahat, kailangan sarili mo na papasunod mo. Kasi kung yung sarili mo hindi mo mapasunod, huwag kang mag-expect na mapapasunod mo yung grupo mo. And by pagpapasunod, I mean, hindi yung utos-utos lang. No? Hindi yung boss, hindi yung ano. Pag sinabing leader, hindi yan yung boss type. Na tagamando ka lang, so parang kang supervisor, 'di ba? Parang manager ng taga-utos lang. Hindi 'yan ang pagiging leader. Para sa akin, ang pagiging leader is leading by example. 'Yun ang way ng isang leader para sa akin. Leading by example, meaning katulad ng sinabi ko, 'di ba? Kailangan napapasunod mo 'yung sarili mo. So hindi mo pwedeng ipagawa sa ibang tao, sa members mo, sa organization mo, 'yung bagay na hindi mo naman ginagawa or hindi mo ginawa. Okay?
sasabihan mo yung mga member mo para sa inyong mga upline dyan. Sabihin mo yung mga member mo, mag-DR ka, mag-DR ka. Eh, ikaw, ilang DR mo? Kailan huli mong DR? Oh. Sabihin mo yung member mo, magbenta, magbenta. Ikaw, kailan huli mong benta? Kaya hindi sila sumusunod sa'yo eh. Kasi hindi nakikita sa'yo eh. Diba? Real talk yan sa inyong mga upline dyan. Okay? Hindi porket upline ka, leader ka na. So, ganun yun. Diba? Yun ang ano ko, yan ang paninindigan ko sa grupo ko. Hindi ko pagagawa sa'yo yung bagay na hindi ko naman ginawa o hindi ko ginagawa. Diba? Hindi ko sasabihin sa'yo na mag-DR ka tapos ako wala. Actually, kahit ang dami kong, hindi ako nawawala ng direct referral hanggang ngayon. No? Ang laki na nang kinita ko, may passive na ako, naging millionaires club na ako, pero hindi pa naman ako tumitigil at wala naman akong planong tumigil. Direct pa rin ako ng direct, pero hindi ko sila sinasabihan na mag-direct ka, magbenta ka, kasi masyado akong busy para gawin yun para sa sarili ko. Pag may oras ka pa para magsabi ng ganun sa mga member mo, ibig sabihin, wala kang ginagawa. May oras ka pa para mag-ganun eh. No? Ikaw gumawa niyan. So, yan yung unang-una. Para sa akin, okay na eh, sapat na yun eh. Ganun. No? Marami pa, masyadong mahaba ang topic ng leadership, pero hindi tayo matatapos dito. Pero yun yung preparation. So, una, sarili mo muna. Kailangan maging worthy ka. Deserve. Yung katulad nung sinasabi ko kanina. Kailangan maging deserve mo na maging isang leader. Kasi ganun rin yan eh. Hindi lang, di ba sinasabi ko kanina yung example na binibigay ko kanina. Hindi sa atin ibibigay yung bagay na hindi natin deserve. Ganun din pagdating sa malaking grupo. Hindi ka bibigyan ng malaking grupo kung hindi mo deserve. Tignan mo yung mga pansinin mo, yung mga nagkakaroon ng ano, eto exempted yung mga nai-spill overan lang. Kasi ano lang, na, hindi naman kanila yung grupo na yun eh. Kumbaga nasa ilalim lang nila, spill over lang sa kanila, pero hindi naman sila yung tinitingnan bilang leader. Ganun yun eh. Alam naman ng mga tao kung sino yung leader talaga eh. Alam nila yan. So, ibibigay sa'yo yung malaking grupo na yan kung deserve mo. No? Kung alam nung nasa taas na kaya mo na i-handle. So, unahin mo sa sarili mo kasi malamang sa tao rin naman yung ililid mo. So, malamang sa malamang ikaw rin yan. Kasi parang ganito yan eh. Kung hindi ako ready na maging leader, no? Every time na may mga problem na na-experience yung mga members ko, wala akong may tuturo sa kanila. Wala akong may bibigay na advice. Kasi hindi ko pinagdaanan, kasi hindi ko ginawa eh. Diba? Hindi ko maalala or bilang lang sa daliri ko na merong nagtanong sa akin na member kasi hindi ko alam kung ano yung isasagot. Hindi ko nga maalala kung ano yun eh. Kung alin yung hindi ko nasagot eh. Kasi lahat nasasagot ko eh. Diba? Halos lahat nasasagot ko eh. Pero parang may naalala ko na hindi ko alam tapos sinabi ko na hingi siya ng advice dun sa mas upline namin. Kasi alam ko naman yung mga hindi ko alam at alam ko yung alam ko eh. Alam ko yung alam ko, alam ko yung hindi ko alam. Hindi ko na maalala kung ano lang yung tinanong sa akin. Pero baka may kinalaman yan sa ano. Baka may kinalaman yan sa compensation plan kasi dyan ako mahina. No? So, at nung nangyari yun, yun yata yun eh. Nung nangyari yun, inaral ko nang inaral yung compensation plan para hindi na ako maganon. Kasi, isipin mo yun na, ang laki na nang, dumating ako sa point na ang laki na nang kinikita ko. Hindi na normal yung kinikita ko, pero hindi ko pa master yung compensation plan. Natawa ako sa sarili ko nun kasi yun yung pinakang basic na tinuturo sa amin dati. Diba? So, inaral ko. Hanggang sa na-master ko siya. Diba? So, yun. Kailangan ikaw mismo yung gumagawa. Lead by example. Kasi mas may conviction ka pati kapag nagtuturo. Katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon, kapag tinagtuturo ako sa inyo, kapag kung anong mga nung sinasabi ko, may conviction, hindi dahil pinipilit ko na magkaroon ng conviction, kasi ginawa ko eh. Ginawa ko at ginagawa ko eh. Kaya alam ko kung anong sinasabi ko. Na-experience ko eh. Pero kung hindi mo na-experience, hindi mo alam kung anong sinasabi mo, may konting duda na mararamdaman niya ng tao. Na may duda ka, may konting, parang may mali, mararamdaman niya ng tao. Kapag alam nilang hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Diba? So, ikaw muna. No? And ito pa, isa pa, hindi mo kailangan maging perfect. Okay? Kasi baka yung iba sa inyo, iniisip, ay, dapat kailangan maging magaling ako, kailangan maging napakatalino ko, kailangan maging genius. Hindi. Merong iba't ibang klase ng mga leaders. Hindi naman lahat ng leaders genius. Hindi man lahat ng leaders super talino. Hindi naman yun ang common sa kanila eh. Para sa akin, sa nakikita ko, based sa mga nakasama ko ng mga iba't ibang klase ng leaders sa iba't ibang kumpanya na nakilala ko, yung sinasabi ko kanina, yun yung bagay na meron sila. Alam nila yung ginagawa nila kasi ginawa nila at ginagawa nila. Kaya yun yung sinasabi ko.
napasunod nila yung sarili nila para gawin yung mga dapat nilang gawin. Kaya madali sila nakakapag-share, madali sila nakakapagturo, madali sila nakakapag-lead. Kasi alam nila kung ano sinasabi nila dahil na-experience nila. Hindi naman lahat ng leaders super galing, super madaldal. Meron dyan mga leaders na tahimik lang. May mga leaders na hindi nyo akalain na leader pala, malalaman nyo na lang yung resulta. Diba? May mga ganun. Hindi naman, hindi mo kailangan maging perfect. Walang perfect na leader. Walang perfect na leadership na persona. Parang ganun. Diba? Na pag na-meet mo lahat ng characteristics, criteria na to, perfect leader ka na. Wala namang perfect na leader eh. Diba? Walang perfect na leader. Basta, yun lang muna yung isipin mo. Okay? Ikaw muna ang gumawa bago mo ipagawa sa iba. Lead by example. Ikaw na muna. Para pagka nabigyan ka na ng mga tao sa ilalim mo, alam mo na kung ano yung ginagawa mo, alam mo na kung ano yung sinasabi mo. Alright? Power ba? Payaman? Alright, so yun yung sagot ko regarding dun. Pinasimple ko lang as much as possible. By the way, speaking of leadership, abangan nyo, no, kung hindi pa kayo part ng Ethical Nation, no, mag-join kayo sa Ethical Nation na Facebook group, libre lang yun. Facebook, panapin nyo, Ethical Nation. Dun kasi ako mag-a-announce. Meron tayong, magkakaroon ako ng tawag dito, online webinar, okay? Online webinar. Actually, online workshop siya kasi mahaba yun eh. About leadership, okay? Leadership masterclass yung title niya. So, mahaba yun, okay? Hindi ko pa sure kung gano'ng katagal aabutin, pero weeks, okay? Siguro, sa tingin ko weeks, aabutin niya ng mga 2 weeks siguro. 2 weeks na klase ng training, ha? So, kasi mahaba. Leadership from beginner, at least yung wala ka talagang kaalam-alam, nagsisimula ka pa lang, paano ka magiging leader? Wala kang grupo, wala ka pang alam. Paano ka magiging leader hanggang sa paano pag may grupo ka na, paano mo i-handle yung mga ganito, paano kung may downline ka na pasaway, paano kung may downline ka na inactive, paano kung may downline ka na ganito, or whatever na kung ano-ano pang mga ganun. So, ano yung mga dapat gawin bilang isang leader? So, yun yung magkakaroon ako ng online workshop about dyan. So, sali kayo doon sa Facebook community natin, Ethical Nation, para pag nag-announce na ako, malaman nyo kung kailan. Okay? So, yun. Next question. Meron pa ba? Ayun, meron. Okay, from Edmond. Biking. Tama ba? Biking. How to follow up properly or correctly po ba sa mga nalataga na ng negosyo? Alam mo, meron akong video about dito sa follow-up. So, hindi ko na masyadong pahahabain yung sagot ko dito pagdating dito sa follow-up. No? Panoorin nyo na lang sa YouTube. Hanapin nyo sa YouTube yung about sa follow-up. So, pag follow-up lang, para sa akin, at least once a week. At least once a week lang. Huwag mong aaraw-arawin, ha? Huwag mong aaraw-arawin yung pag-follow-up sa mga prospect mo kasi maalibad-baran sila sa'yo. Huwag aaraw-araw. Tapos, sa pag-follow-up sa kanila, magkwento ka lang. Magkwento ka lang kung ano yung current update, anything about the business, or as much as possible, yung may kinalaman sa yung katulad nila. For example, sila ay, let's say, OFW. No, magkwento ka ng all about sa stories sa mga company mo, yung mga testimonial, hindi pera ha. Yun ang take note, hindi pera. Ay, grabe itong OFW, yumamanan. 1,000,000 yung cheque sa loob ng 2 hours. Mas lalo silang mataturn off sa'yo kapag ka ganun. Diba? Yung hyping. Wag nyong i-hype, hindi pa nga hype ang gagawin. For example, OFW yung prospect mo. Tapos, ang follow-up mo sa kanya is ikwento mo ng ikwento once a week, isang beses lang sa isang linggo, yung mga naging successful na OFW sa kumpanya mo. Hindi yung pera na kinita nila, yung cheque na nilabas nila, sasakyan, sports car nila, hindi yun. Kundi yung kwento nila kung paano nagsimula yung OFW na yun, tapos ano na yung success na na-achieve niya. Ano yung kwento ng buhay niya? Ganun. Hindi naman kailangan super haba. For example, ito dating OFW, mas maganda nga yung hindi yung grabe ito dating OFW ngayon, super yaman na. Kumikita ng 1 million per second. 'Di ba? Mas lalong hindi sila maniniwala diyan eh. Mas maganda yung madali silang makarelate. For example, ito dati OFW for 10 years. Ngayon sa tulong nitong business namin nakapag for good na. Ganun lang. 'Di ba? Ganun lang. No? Hindi ibig sabihin itong mga binibigay ko sa inyo, hindi ibig sabihin magic words 'yan. Ay, sasali na ganun pag sinabi. Kasi sabi ko lang kanina, walang ganun. Okay, walang ganun. Ang point niyan is paulit-ulit niyang makita yung negosyo mo. Yun ang point nung follow-up.
paulit-ulit niyang makita. Di natin malalaman kung kailan siya magiging ready. Pero at least, kapag dumating yung time na ready na siya, andun ka, nagpa-follow up. Na-experience yun na ba yung dati may nakausap kayong prospect, negative, di sumali sa inyo, tapos malaman-laman nyo after a couple of weeks or months, sumali na sa iba? Hindi ka kasi nag-follow up eh. Pinersonal mo kasi. Kasalanan mo yun. No? 99% of the time, kasalanan mo yun. Yung 1%, nagpa-scam sila kung scam yung pinasukan nila. Hindi mo kasalanan yun kung ganun. Kasi malamang na-hype, hinype-hype sila. No? Hindi kasi nag-follow up eh. Yeah? Dumating yung time na ready siya, napatapat siya dun napatapat siya dun sa tao na naandun nung time na ready na siya. Kasi tamad ka mag-follow up eh. No? Pinepersonal mo kasing rejection eh. O, kasalanan mo yan. Ikaw magdusa. Okay? So yun. By the way, tinuro ko rin to sa, meron akong ginawang online course, Ethical Recruiter. Nilang ikaw ba dito yun? Parang wala. Wala. Okay, hanapin nyo na lang dun sa website or dun sa Facebook page na Serrano Academia. So, i-message nyo lang yung Serrano Academia. Nandun ko tinuro yan, yung about dito. Complete. Yung Ethical Recruiter course naman na yun is complete course naman yun from A to Z. Kung paano ka makakapagbuo ng malaking grupo. Na yung ikaw, paano ka magiging magaling na recruiter sa ethical na paraan. Kaya Ethical Recruiter yung title ng course na yun. Okay? By the way, sa mga nanonood dito na part ng Team Genuine, hindi nyo kailangan yung mga sinasabi ko na yun, ha? Nandun na sa atin yun. Nasa Team Genuine na lahat yun. No, para lang yun sa mga sa Ethical Nation na nasa ibang company. Alright. So, I hope nasagot ko yung question na yun. It's already 8:46. Meron pa tayong 15 minutes. Okay. Next question. Okay. From Eloisa O'King. Gusto ko sana itanong kung paano nyo po nagagawa na i-manage yung time nyo when you are still starting like 3 months. Hindi ko minamanage yung time ko. Okay? Minamanage ko yung activities ko. Hindi natin kayang i-manage yung time. Kasi kahit anong gawin natin, tatakbo yan. Wala yung pakialam sa atin. Huwag mo i-manage yung time. Ang i-manage mo yung ginagawa mo sa time. Diba? Mas magandang perspective yun pagdating sa... Mas magandang ganun mo siya tingnan kesa yung oras yung inahabol mo. For example, from gantong oras, let's say 1 to 5 p.m., magpo-prospecting lang ako, magano. From 5 to 7 p.m., magte-training ako, manunood ako ng mga training. 7 p.m. to 9 p.m., prospecting ulit ako. Minamanage mo kung ano yung activities mo. Diba? Kasi nung nag-start ako, kung ako yung internet na lang, kasi 3 months, full-time na ako niyan eh. Yan yung mga time na napower ako. At saka, hindi ko rin naman masisi na Hindi ko rin pwedeng sabihin kasalanan ng mga upline ko, bakit yun? Hindi eh. Kasi wala naman akong mga pinagsisisihan sa mga nangyari sa akin before. Even yung dati pinagsisisihan ko yung naging unethical ako, ganyan. Pero inisip ko, ba't ko pagsisisihan yun? Kung hindi dahil doon, walang Ethical Nation. Kasi hindi ko malalaman na unethical pala yun eh. Diba? Walang ganito ngayon. Wala ako dito sa position ko, kaya wala naman akong pinagsisisihan sa mga nangyari sa akin before, mga ginawa ko before. Kasi kailangan ko ma-experience yun para matuto ako. No, yun yung para sa akin. Okay. So, 3 months nag-full-time agad ako noon nung mga time na yun. Kaya wala akong ibang talagang iniisip, kundi humataw lang, maghapon, magdamag. Minsan magdamag pa nga eh. Diba? Kahit di namin alam yung eksaktong ginagawa namin, diba? Ang ginagawa pa namin noon, yung mga sinauna, yung mga old school, mga unethical strategies, misleading, post sa Facebook, text blast pa nga yun. Diba? Alam nyo ba yun? Sa mga Gen Z dyan, diba? Meron po yung, yung cellphone niloloadan, tas te-text. Meron pa ba gumagamit ng ganun ngayon? Diba? I think meron naman, millennials. Diba? Kasi libre messenger eh. Diba? Bakit ka pa magpapaload? Diba? Para libre naman messenger, kahit naka-predata ka, may messenger pa din. So, ganon. Yun yung ginagawa namin noon. Yung mga text blast, group message, maraming mga kung anong kalokohan na pinagagawa namin. Which is hindi yun effective. Yun yung ginagawa namin. Buong oras lang namin, lahat ng oras namin nakatuon lang sa business. E paano kung part-timer? Kasi I believe marami dito sa inyo, halos lahat kayo ay part-timer. Okay, part-time yung ginagawa yung negosyo. Paano kung part-timer ka? So dapat mas seryoso ka kaysa dun sa full-time. Kasi limitado lang yung oras na meron kay. No, hindi solusyon yung pagpo-full-time. Kasi kung bilang part-timer, hindi mo na magawa ng tama yung negosyo mo, hindi mo rin yung magagawa ng tama pag full-time ka. Kasi ang problema sa'yo, disiplina. Yun ang problema sa'yo kapag ka ganun. So, hindi naman mawawala yung problema mo sa disiplina pag nag-full-time ka eh. Di ba? Kung di mo kayang disiplinahin yung sarili mo,
sa limited time na meron ka. No? Hindi mo rin madidisiplina yung sarili mo sa full time. So, kapag limited time lang yung meron ka, mas dapat seryoso ka sa mga full time kasi limited time nga lang yung meron ka. Tapos lahat ng oras mo nakabuhos lang doon sa paggawa ng negosyo mo. Okay? For example, ang available time mo na lang is every time na mag-out ka. Let's say, ang out mo is 5 p.m. Diba? Hanggang sa matulog ka, kung anong oras ka natutulog, let's say 9 p.m. ka natutulog. So, 4 hours every day, talagang nakafocus ka lang sa negosyo. Prospecting, recruit, sell, presentation, or whatever man na profit-producing activity na ginagawa mo. Which is recruiting and selling lang naman yun eh. So, pag nagpe-presentation ka, nagre-recruit ka nun. Diba? Pag nag-post ka ng mga product, nagbebenta ka nun. So, recruiting and selling lang naman ang profit-producing activity. So, ang 4 hours na yun, nakabuhos lang dun. Every single day, ganun lang ginagawa mo. And babalikan natin kung ano yung sinabi ko kanina, yung nagtanong, yung limang may sasuggest sa mga ano, nagsisipag pero di pa kumikita. Hindi ka pwede mainip. Basta gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Ang ganda nga eh, kasi September nagsimula ako na mag-gym. Okay? Kasi madalas kong gamitin yung analogy ng gym, 'di ba? Dati, no. Hanggang ngayon naman, pero madalas kong gamitin yung analogy ng gym. Pero noon, hindi ako nag-gym, no. Na-experience ko lang mag-gym, pero ngayon nag-gym na talaga ako. Talagang workout na, ano. Thrice a week ako nag-workout, MWF. And simula nung September hanggang ngayon, hindi ako tumigil. Kanina lang galing ako doon. So hindi ako tumigil. Tapos may one time napaisip ako sa sarili ko, nag-gym kami, ngayon, sakit ng katawan ko. May mga sumasakit sa akin. Pero pag nagtitraining ako, nawawala kasi nawawala yung focus ko dun eh. Nawawala yung focus ko sa sakit kasi focus ako sa pagtuturo sa inyo. Sumasakit yung katawan ko. Bigla ako napaisip, no? Ang galing no, mga nag-workout. Pumupunta ka ng gym para pahirapan yung sarili mo. Pero patuloy mo pa rin ginagawa. Di ba? So, sa inyo mga nag-workout dyan, di ba? Sinasaktan mo sarili mo eh. Literal. Sinasaktan mo, pinahihirapan mo yung sarili mo, pero bakit patuloy mo pa rin ginagawa? Ah, di ba? Isipin nyo na mabuti. Hindi ba ganun din dito sa negosyo natin? Sinasaktan mo rin yung sarili mo, hindi physically, pero emotionally, mentally, sinasaktan mo yung sarili mo kasi nare-reject ka eh. Di ba? Nare-reject ka, nagkakamali ka, pinagtatawanan ka ng mga kilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, dinadown ka nila, masakit yun. Pero ba't tuloy-tuloy mo pa rin siyang ginagawa? Yung mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa, ito lang naman, napakasimple lang naman ng sagot eh. Hindi naman kasi namin, kami mga nag-workout, hindi naman, yan, pwede ko na sabihin kami, kasi kasama na ako doon eh. Diba? Kami mga nag-workout, hindi naman kami nakafocus dun sa sakit eh. Alam namin yun. Alam namin na kailangan namin pagdaanan yung proseso na yun na masakit. Pero ang focus kasi namin yung end result. Ang focus namin is yung magandang pangangatawan, kung ano man yung motivation ng nag-workout. Kasi hindi naman yun ang priority ko eh. Hindi ko naman priority na gumanda katawan, magkaroon ng six-pack abs. Hindi naman yun ang priority ko. Nung nagsimula ako mag-workout, tinanong ako ng coach ko kung ano yung goal ko. No, kasi nag-hire ako ng coach. Tinanong ako ng coach ko, ano yung goal ko? Ang sinabi ko sa kanya, gusto kong lumakas. So, ibig sabihin, strength training. Yun ang gusto ko. Hindi ko naman talaga priority yung magkaganda katawan. Pero kasama na talaga siya. Bonus na yun eh. Diba? Bonus na yun. Pero, hindi yun yung unang resulta na nakuha ko. Ang unang resulta na nakuha ko is lumakas. Kasi yun ang binigay sa akin na program nung coach ko. Yung pampalakas lang. Diba? Kasi ayoko nung before ako mag-workout, no, tumataba ako, ang laki ng chan ko. Diba? Halatang-halata ng malaki yung chan ko. Tapos, lalambutin ako. Siguro, pag tinurak mo lang ako ng konti, tutumba na ako. Diba? Ayoko nang ganun. Diba? So, sabi ko, gusto kong lumakas. Tsaka, isa pa, is gusto kong mababuhay ko. No? Kasi, maghapon lang ako nakaupo dito. Hindi maganda yun. Sedentary lifestyle. Hindi siya maganda. Nakakos ng maraming sakit yan. So, yun ang motivation ko. So, ibig sabihin lang nun, yun yung end result na gusto namin. Eh. Yun yung end result na gusto ko. Kaya ako nagpapatuloy kahit nahihirapan ako. Kahit ang sakit. Diba? So, ganun din pagdating sa negosyo. Kahit ilang beses ako nag-fail noon, ilang beses ako nagkamali, at yung mga naging successful na load nyo, ganun din sila, 110% sure. Ang nakikita namin kasi is yung end result eh, pag nandun na kami sa success, yun lang palagi namin nakikita eh. Alam namin na kailangan namin pagdaanan tong proseso na to. Kailangan talaga namin mahirapan. Pero hindi tayo pinahihirapan, kailangan natin maranasan yung ganun para lumakas tayo. Just the same with working out, di ba? Hindi naman pinahihirapan yung pagbubuhat eh. Hindi naman pahirap yun eh. Diba? Kailangan mo talaga yun. Yun ang proseso para ka lumakas. Yun ang proseso para gumanda katawan mo. Di ba? Kailangan mo talaga masaktan. Kasi
scientifically speaking, no? Ito yung explanation niyan. May mga napupunit na muscle sa loob eh, kaya masakit. Pero nire-recover yan ng katawan. Tapos pag the moment na nagre-recover siya, lumalaki siya. Kasi ina-adapt ng katawan natin, no? Ina-adapt ng katawan natin yung binubuhat natin. Ang galing ng katawan natin eh, kaya talagang grabe, no? So yun, so I hope na naiintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko, ha? Kasi ganun yun eh, sa lahat ng aspect ng buhay natin, hindi lang sa workout, hindi lang sa business, sa lahat eh, even sa relationship, sa personal na buhay natin, ganun eh. Kung makikita mo yung bagay as yung mga nagpapahirap sa atin, kung nakikita mo yung mga bagay na yun as something na tumutulong sa atin para maging better, which is yun naman talaga yun, diba? Isipin mo, sigurado ako, mas madali ka magiging successful kapag ganun. Kapag ganun mo tiningnan. So simula, papraktisin mo lang yung sarili mo na ganun, no? So medyo napalayo na ako sa kung ano yung sinasabi, yung tanong ni Eloisa about sa ano, sa handle ng time. Pero I'm sure makakatulong pa rin naman sa inyo yun. Okay? So yun, hindi ko, sa regard, balikan natin yung tanong ni Eloisa, hindi ko hinamanage yung, ano ko, hindi ko minamanage yung time ko. Minamanage ko is yung activities ko. At wala naman ako dapat, wala naman talaga kayong ibang dapat gawin, kundi profit producing activities lang. Wala nang iba eh. Lalo na kayong mga hindi pa naman kumikita ng at least 100,000 isang buwan. And, yun lang ang gagawin nyo eh. Magbenta at mag-recruit, yun lang, wala nang iba. No? Saka na yung mga ano, training, pag dumating na yung mga grupo, kaya kailangan meron kayong sistema in place. So diyan napapasok yung Walang Pawiran Bootcamp na training na ginawa ko. So nandito yan sa description nitong video. So it's already time, no? I hope na nasagutan ko yung mga, marami ako nitulong sa inyo sa mga nasagutan ko na tanong, and pasensya na dun sa ano, pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Agapan nyo next Friday, 8 PM Philippines time, para kayo yung unang magtanong, para kayo yung una kong masagot. Okay? So, pasensya na dun sa mga, ano, hindi ko nasagutan. Okay? So, I hope marami kayo natutunan, and, yun nga, before tayo matapos, no, may mga additional training pa ako na nilagay. As, kung pinapanood nyo tong replay nitong live na ito sa Facebook, nasa taas, nasa description, sa taas, yung mga links na additional mga training na ginawa ko. Kung pinapanood nyo tong replay sa YouTube, no, nasa ilalim yung mga links, nasa description, yung mga additional training resources na sigurado na makakatulong sa inyo. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. I hope marami kayong natutunan ngayong gabi. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.